Yeah. 35. And he removed that day the he goats that were ring striped and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and everyone that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. And he said, 3 days journey between himself and Jacob, and Jacob fed the rest of the Laban's flocks. And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel, and chestnut leaf, and filled white stripe in them, and made the white appear which was in the rods. And he set the rods which he had filled before for the flocks in the gutters in the watering pools, when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. 39. And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ring-striped, speckled, and spotted. And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ring-striped, and all the brown of the flock of Laban, and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. But when the cattle were feeble, he put them not in, so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. Sabay-sabay tayo. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maid servants, and men servants, and camels, and asses. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umaming ito. Salamat, Panginoon, sa binigyan niyo pa may opportunity. Kundi, Panginoon, pag-aralan ang iyong salita, at malaya namin itong pag-aaralan naman. May mga ibang lugar, Panginoon, hanapin ang inyong salita at pinagbabawal. Salamat, Panginoon, sa provision. Salamat, Panginoon, sa pagbabalihan sa akin. Kailangan ko, Panginoon, ang pagbataan na dito. Panginoon, ang aking salita, Panginoon, ang pagbabalihan sa inyong mga salita. Salamat mong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Paano ako sa akin yan? Sobrang minit. Sa kanya to, huling prinamis yung gusto niyang mangyari sa kanya. Okay? Si Jacob ay galing sa tatay at nanay niya. Tama? Sinong tatay at nanay niya? Sinong tatay ni Jacob? Kasi ayaw nila mapangasawa ni Jacob yung mga taga-Kanaan. Di ba? Nandun lahat yung mga lahi na hindi naniniwala sa Diyos. Nung pumunta si Jacob doon, nung natutulog siya, ito yung sinabi niya, di ba? Nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, ito yung sinabi niya.
sinabi niya sa Genesis 28. Ito natin yung Genesis 28. Genesis 28 verse 21. Kung di ako natapang 21. Yan o, 20. Sabi dyan. And Jacob bowed, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, I will give, okay, I will give me bread to eat, and give me bread to eat and raiment to put on, okay, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God, okay, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Okay? Yan yung pangako ni Jacob. Yan yung vow ni Jacob sa Panginoon. Okay? Sabi doon, kung sasamahan ako ng Panginoon, okay, babalik ako, papakainin niya ako ng pagkain, bread to eat, at raiment, damit na masusuot. Mahalaga ba yun? Mahalaga ba yung may makakain ka at saka meron kang damit na masusuot? Gusto nyo ba nakaubad lang tayo? Or sira-sira yung damit mo, wala kang damit. Diba? Yeah, yun yung napakasimpleng request lang ni Jacob sa Panginoon. Panginoon, pakalinin mo ko, damitan mo ko. Yan yung isa sa mga request niya. So that I come again to my father's house in peace. Ibig sabihin ng peace, ibig sabihin doon, payapa. Okay, ibig sabihin ng payapa, dapat ba galing ka sa war? Nakipag-away ka, bago ka lang muna naligtas? Or may nagligtas sa'yo katulad ng ginawa ni Abraham kay Lot? Di ba? Hindi, sabi doon, in peace, then shall the Lord be my God. Okay. Babalik daw siya saan? Saan daw siya gustong bumalik? Okay. Father's house, at bahay ng tatay niya. Okay, yun din yung request niya dito, di ba? Sa Genesis 30:25, di ba? Si Jacob ay may plano. May goal siya. Okay? Alam niyo yung goal? Ano yung goal? Sino may goal sa inyo? May plano. May tina-target sa buhay. Andrea, anong gusto mong maging paglaki mo? Teacher. Okay, isa yun, isa mga goal. No? Si Larry, anong gusto mong maging paglaki mo? Anong gusto mong maging lawyer. Si Lance, anong gusto mong paglaki mo, Lance? Teacher. Teacher din. Therapy. Anong gusto mong paglaki mo? Wala kang goal? Anong goal mo? Si Julia, anong gusto mo, Julia? Teacher din, Dom. Si Lance. Ito, ito pala si... Lance. Si Lance din pala, Dom. Si Lance. Si Lance, anong gusto mo, Lance? Engineer. Wow. Si, ano? Si Vincent, anong gusto mo? Teacher din. Teacher din. Dami mga teacher dito. Grabe. Lugar ng mga teacher dito. No? Eh, may goal kayo. Okay? May tinitik na kayo gusto kong maging ganito. Ganun din si Jacob. May goal siya. Gusto niya bumalik siya sa lugar kung saan nasaan yung nanay at tatay niya. Okay? Kayo ba gusto yung bumalik? Umalis na kayo sa lugar yung gusto ko pumalik. Minsan, di ba, masarap yun eh. May experience muli, nostalgic ng tao. May experience muli ng kabataan mo. Na ibabalik ka nung wala ka pa masyadong iniisip. No? Kasi pag lumaki kayo, marami na kayong iniisip. Okay? Nagkaroon kayo ng pamilya, anak, trabaho, maraming yung iniisip, hindi lang pag-aaral. Sa panahon ngayon, isa lang iniisip niya, di ba?
mag-aaral, ang pinakamahirap na gagawin nyo ngayon sa panahon ngayon? Anong pinakamahirap? Mag-aaral, wala lang, yun lang ang isipin nyo, di ba? Wala na. Kunti pagka meron pa mga side trap, boyfriend, girlfriend, pinapagulo mo lang. No, lalo mo lang pinapagulo yung pag-aaral mo. May problema ka sa pamilya nyo. Magdadagdag ka pa ng isa pa mga problema. Okay? Focus lang sa goal. Okay? Kailangan focus ka sa goal mo. Yun yung pinaka-goal mo ngayon. At maganda yan, kasama nyo ang Panginoon. Tama? Kasama naman natin ang Panginoon sa goal natin. Yung pinapanalangin natin sa Panginoon yung Panginoon, gusto kong maging teacher kasi gusto kong makatulong, di ba? Gusto kong mag-impart ng knowledge. Lalo na pagka ang knowledge ng Panginoon, i-impart mo sa iba. Tapos, teacher ka, wow! Tuloy mo sa opinion siguro na sana. Dapat. Ma? Okay, nasa na tayo? 25. Meron siyang goal. Yung goal na yun, gagawa niya ng plano para maging totoo, tama? Pag may goal ka, meron kang maliliit na plano para maging totoo. Okay, anong gawin goal niya? Makaalis doon, nandun siya ngayon sa lugar ni Laban at pumunta sa lugar ng kanyang pamilya. Okay, yan ang kanyang goal. Ngayon, ang una niyang ginawa para magawa yung goal, okay, sino yung una niyang kinausap? Hindi mo naman kaya kausapin. Kunyari, meron kang goal. Tapos yung goal na yun, may ang tawag doon, stakeholder. Meron doon, yung goal na yun, may mga tao na dapat mong kausapin para sila yung magbibigay ng provision sa'yo para magawa mo yung goal. Okay, paano yun? Kunyari, teacher mo, kunyari, assignment. Binigyan ka ng assignment or project, sabi mo ng project. Binigyan ka ng project. Sino unang makakausapin? Pag hindi mo naiintindihan yung project. Yung teacher. Nakasabi mo ba yung classmate mo? Ang hirap kong magbigay nito ng project. Ganun bang gagawin mo? Kung susumbo mo pa panino? Yung teacher talaga yan. Hirap kong bigay ng project. Tama ba yun? Pero madalas ganun ang ginagawa natin. Yung kinakalat natin sa hindi stakeholders. So wala namang pakialam doon sa gagawin mo. Okay? Ganun yung mga Marites, ganun yun. Mario, Marites, kaigalang ganun. Kausapin mo yung stakeholder, yung tao na pwedeng magpalaya sa'yo. Kasi yun nga ang problema ni Jacob. Nasa lugar siya ni Laban, tapos gusto niyo umalis doon, sino kakausapin niya? Hindi. Yung mga anak ni Laban? Hindi. Hindi yun ang stakeholder niya. Si Laban. Kaya kinausap niya si Laban. Send me away that I may go unto my own place and to my countrymen. Okay? Mistake niya yung kanyang problema, yun din yung ating title for today. That I may go unto my own place and to my countrymen. Paano ang pasanan ito ng ano eh? Please let me go. Release me, let me go. Yan, tayo na. Kaya ayaw ko na. Please release me and let me go. Pero ito, sabi niya, sinabi niya sa stakeholder yung pwedeng magpalaya sa kanya, yung kanyang goal. Okay? Ito yung gusto kong mangyari, gusto kong bumalik sa aking mga kindred, sa aking countrymen. Okay? Give me my wives, yan. Yung goal pa niya, syempre, walang iwanan. Okay? Kasama niya. Sinong kasama niya? Give me my wives and my children for whom I have served thee, and let me go, for thou knowest my service which I have done thee. Okay? Nagbigay siya ng goal, tapos, nagbigay niya ng goal, sinabi niya yung dahilan. Nagkawa siya ng scape. Okay, alam mo naman kung paano ako naglingkod sa iyo. Okay, hindi mo mo masasabi yun na ano, na hindi yun totoo. Kasi siya mismo yung nakakaalam. Kaya sabihin mo sa magulang mo, nay, ang bait kong anak eh.
Sabihan ng pagulong mo. Talagang bait-bait mo. Hindi ka kaya ng papalo eh. Ito ang kasabihin sa ina natin mo yan. Di ba? Parang, uwe, hindi naman. Sa kapalo mo nga ng kahapon eh. Na? Okay, yan sinabi niya direct, okay? Kay Laban, no? Hindi niya, pinapunta kong kanino, sabihin mo ito kay Laban. Hindi, kausap niya si Laban. Okay, go direct. Kausapin mong direct na, pag meron tanggol ko yan, James, gusto ko ng ganito eh, kaso wala akong pera. Sige, gawa natin ang paraan. Di ba? Umabait yung kausap mo. Di ba? Medyo gusto kong magkaroon ng rabies kasi kaso lang ha. Wala akong pera. Ano ba pwede kong gawin? Yung si Kuya James, pwede magawa, patrabawin ka, bigyan ka ng pera. Makukuha mo yung goal mo. Gusto ko ng bagong ganito, Kuya James. Okay? Sabihin mo dun sa stakeholder na pwede magbigay sa inang provision. Okay? Asa na tayo? Okay? Dito walang iwanan, sabi ni Jacob. Pag-aalis ako, kasama ko yung aking wives at saka yung children. Okay, mahalaga ba sa kanya yon? Mas mahalaga yun kaysa sa mga tupa. Diba? Yung buong pamilya niya. Okay, sa atin ba mahalaga yung pamilya natin? Okay, iwanan mo ba yung pamilya mo o bubulihin mo ba yung kapatid mo? Ha? Sige, mag-iwan ka nung bahala. Ikaw pa yung magtutula. Diba? Tama pa yun? Mahalin natin yung kapatid natin, kapatid nga natin yun eh. Diba? Mahal nyo ba yung kapatid mo? Siyempre, diba? Kapatid mo nga yun. Nasabi ko, kapatid mo, kundi mo mahal. Diba? Okay. Then Laban said unto him, ito naman ang sabi ni Laban, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry. For I have learned by experience that the Lord had blessed me for thy sake. Sabi niya dyan, kung binigyan mo ako ng pabor, okay, dito ka lang. Tarry, sabi niya, dito ka lang. Kasi alam ko na pinagpapala ako dahil sa'yo. Pinagpapala si Laban dahil kay Jacob. Okay? Napapansin niyo ba yun? Pinatano ko yun eh. Kung saan yung mga nandun yung Kristiyano, pinagpapala yung lugar na yun. Yung mga Kristiyano sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero pagka Kristiyano ka, napasaway ka, pagpapalo yun, hindi yung pagpapala. Okay? Nandiyan. Ang gusto niya, pagpapala. Siyempre, para lang yan, palay-palay. Pagpapala. Diba? Okay? Ngayon, may problema siya. Diba? Iba yung gusto ni Laban sa gusto niya. Eh, tapos na. Ayaw na. Uyan na. Ayaw eh. Ganun ba? Ganun ba niya? Okay? Nagplano siya. Sinabi niya sa stakeholder. Yung stakeholder, ayaw ng plano niya. Anong gagawin niya ngayon? Tapos na. Hindi ako pinayagan ng tatay ko, pumunta na ang ano, bayan. Tapos na ba yun? Paalam ka ulit. Okay? Gawa ka ng paraan, maging mabuting anak ka. Ipakita mo na hindi ka gagawa ng kalokohan. Tama? Pagka nakita nila na iba yung attitude mo, gusto mo lumago sa salita ng Panginoon, may pagpunta pa lang dito, yung iba daw hindi pinapayagan sa ito sila. Wala naman tayong ginagawa dito ng masama. May ginawa ba tayo dito ng masama? Meron ba tayo dito ng ginawa masama? Wala tayong ginagawa masama. Okay. Pinag-aaralan na natin ang salita. Okay? Now, and he said unto him, thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me. Okay? Sinabi yan, no? Alam mo naman kung paano ako naglingkod sa'yo, yung mga ari-arian mo, yung mga cattle mo, nasa akin. Diba? For it was little which thou hast been before I came, and it is now increased. Dati konti lang to. Ngayon, marami na. Unto a multitude. Okay?
And the Lord had blessed thee since my coming. Pinagpala ka ng Panginoon nung dumating ako. Alam din yun ni Laban eh. Inugment lang ni Jacob yung sinabi ni Laban. Okay? Sabi dyan, binaano niya lang lalo, no? Binaano niya lang na inupoint niya yung point ni Laban na pinagpala ka ng dumating ako. Okay? And now when I shall I provide for my own house? Sabi niya dyan, hindi ko pwedeng ako naman ang mag-provide kasi yung mga ari-arian mo, hindi pwede pagmamayari. Binabayaran mo lang ako. Di ba? Pero gusto ko naman, ako naman ang mag-provide sa aking pamilya. Okay, yan ang mga tunay na lalaki. Okay? Hindi yung, okay, madalos matalino ka sa akin, ikaw muna magtrabaho. Dito lang ako sa bahay. Pwede ko pang gawin yan. Pwede. Di ba? Kanyari, mas magaling sa akin yun ang pangasawa ko. Okay? Ikaw muna. Ikaw mas magaling mo sa diskarte. Okay? Kailangan mo, tinutulak mo yung asawa mo magtrabaho. Kasi hindi mo kaya mag-provide sa pamilya mo. Si Jacob hindi ganun. Sabi ni Jacob, isa sa mga reason niya, no? Okay? When shall I provide for my own house? Kailan naman ako ang mag-provide sa pamilya ko? Kasi gusto niyang gawin. Yun ang mga dapat goal nating, isa sa mga goal nating mga lalaki. Magiging tatay tayo, tayo yung magpapakain sa pamilya natin. Hindi natin gugutomin yung pamilya natin. Okay? Pag nagutom yan, lahat iba-ibang klaseng problema ang mararanasan nyo dyan. Away, gulo, lindon. And he said, what shall I give thee? Anong bibigay ko sa'yo? Sabi ni Laban. And Jacob said, thou shalt not give me anything. Galing, di ba? Wala kang bibigay sa akin kahit na kusin. Galing naman yun. Paano yun? So, meron siya proposal. Okay? Nag-propose siya. If thou wilt do this thing for me, I will again keep thy flocks. Kung papalisin mo ako, pero alagaan ko muna yung mga tupa mo. Okay? Yung mga tupa mo, yung mga flocks mo, I will pass through all thy flocks. Dadaanan ko yung mga tupa mo. Today, removing from thence all the speckled, the spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats, and of such shall be my hire. Okay, nagbigay siya ng proposal. Sabi niya, dadaan na ngayon ako sa mga tupa mo. Yung speckled, yung spotted, yung wrinkled, brown, okay? Spotted and speckled among the goats, and of such shall be my heart. Yun ang magiging bayad ko sa akin. Okay? Marami kaya yun. Siguro konti lang yun. Okay? Ngayon, so shall my righteousness answer for me in time to come. Okay? Patas. Magiging patas tayo kung ano yung may blemish, may mga spotted. Wala tayong picture eh. Nakalimutan ko maging laptop ko. Ganda sana nang kita natin na may spotted, no? Wrinkled, speckled, okay? Sabi dyan, when it shall come for my heart before my thy face, everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. Pagka makita mo na yung nasa akin, hindi spotted, hindi speckled, hindi brown, ikakaw ko sa akin yung ninakaw ko yun. Okay? Diba? And Laban said, behold, I would eat my bee according to thy word. Tumayag. Kasi alam niya, mababa lang yung percentage na yun. Kung 1,000 yung tupa niya, siguro mga 10 lang yun. Yung spotted at speckled. Sige, okay.
bilang ha, parang ratio lang yan, no? Sample lang yan. Kasi hindi yung papayag pag mas marami yung kaysa may iwan sa kanya. Tama? Eh, mga yan, no? Dayvan pa, si Dayvan pa. Gangster to eh. Di ba? Di ba si Dayvan? Papangasawa niya, ipapangasawa niya. Anong ginawa sa kanya? Binigay muna si Leia before Rachel. Eh, gusto niya si Rachel. Pinagtrabahuan niya ng 7 taon. Nagtrabaho niya siya ng 7 taon para kay Rachel. Naintindihan niyo ba? Nakakasunod ba kayo? Yes. Okay, walang matutulog. And he removed that day the he-goats that were ring-striped and spotted and all she-goats that were speckled and spotted and everyone that had some white in it and all the brown among the sheep and gave them to the hand of his son. Binigay niya ngayon, nandito yung mga tupa, may mga spotted doon. Ang ginawa niya, tinanggal ngayon kasi naalagaan niya ulit yung mga tupa eh. Tinanggal niya yung mga spotted, binigay niya sa anak ni Laban. Anong matitira? Yung mga puti. Yung walang spot, walang speckle, hindi brown. Tinanggal niya yun. Okay? Ano may mangyayari pa? Paano ngayon siya magkakaroon? Eh, tinanggal niya yung mga spotted, speckled, brown. Binigay niya pa doon sa mga anak ni Laban. And he set 3 days journey between himself and Jacob. No, no. 3 days journey, malayo po yun. Okay? Gano'ng kalayo, hindi natin alam. Okay, siguro pagka naglakad ako dito, papuntang Halahala, half day ko nga, papuntang San Mateo, mga half day ko yun. Mga 12 hours ko yung tatakbo, dalang hari. State, ano lang yun? Ano lang yun? Kasi ang runner ng 42 kilometers, natatakbo niya yung 42 kilometers ng less than 3 hours. Runner ka tumatakbo. 42 kilometers. Yung halahala mga 80 kilometers dito hanggang sa San Mateo. Yung runner, 6 hours niya tatakbo niya. Pero hindi ako runner. Kaya lalakad lang. Times 2 yun. Di ba? Kaya mga 12 hours. Ganun kalayo, no? Parang ilang beses ka pumunta from Halahala to San Mateo. Ilan? Times nyo? 3 times 2. 6 times 12. Nabalikan. Okay, ganun daw. Kalayo. And Jacob took him rods of green poplar. Kumuha siya ng rod, poplar, and of the hazel and chestnut tree. Meron siya mga rods. And filled white stripe in them. Nilagyan niya ng mga puti-puti. Yung rod, niya itong rod. Nilagyan niya ng mga puti-puti siya. Jacob doon. Sabi niyan. And made the white appear which was in the rod. Siyempre, pag medyo itim yung ito, makikita ka mga puti dyan, spotted, ganda tignan parang polka dots. And he set the rods which he had filled before the flocks in the gutter, in the watering toes, dun sa inuman daw. Doon nila nilalagay yung rod. Para nakikita, no? Mga tupaw, ganda. Kita nila. Okay? When the flocks came to drink, they should conceive when they came to drink. Pagka mga buntis, doon daw, pagka inundaw ng tupa, syempre gagawin yung tupa, makikita yung rod, yung speckle. And the flocks conceive before the rods, okay, nagligi yung mga buntis na tupa. Doon sa spotted, okay, yan, brought forth cattle, ring stripe, speckled, and spotted. Okay, ang kanino ni Jacob, di ba? 23 na hari si Jacob. Okay, kaya kayo, pag nagbubuntis kayo, huwag niyo titignan yung mga pangit na picture. Okay, bakit naging ganun? Naging ganun yung anak niyo.
Ano ganun yung ginawa ni Jacob? No? Sa conception, no? Kaya tingnan niyo palagi yung asawa niyo. Kaya no? Kasi po, pigilin sa paningin niyo, di ba? Tatapos kayo, ha? Kaya pili kayo ng bogey. Okay? Nasaan tayo? And Jacob did separate the lambs and set the face of the flocks towards the red stripe and all the brown in the flocks of Laban. And he put his own flocks by themselves and put them not unto Laban's cattle. Hiniwalay niya, di ba? Para walang ano, walang mag-aalo-alo, di ba? Okay, bakit niya hiniwalay? And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, pagka yung mga malalakas na cattle, nabuntis, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they may conceive among the rods. Galing ni Jacob, di ba? Nilagay niya, pagka yung malalakas na cattle, nilagyan niya, pinapakita niya yung kanyang ginawa na spotted na rod. Yung may puti-puti. But when the cattle were feeble, pag mahihina daw yung cattle, he put them not in. So the people were Laban. So yung mga mahihina, yun yung mapupunta kay Laban. And the stronger, Jacob. Okay? Ay, Kuya James, masama yun, di ba? Masama ba yung ginawa ni Jacob? Dinaya niya ba si Laban? In, parang dinaya niya, no? Sa tingin natin, ano? Parang dinaya niya si Laban. Bakit niya nalaman yun sa tingin niyo? Ba't kaya nalaman ni Jacob na pwede pala yun? Pag magbubuntis, pwede kong pakitaan ng ano lang. Tapos nakikita nila palagi. Tapos kung ano yung nakikita nila palagi, yun yung nangyayari doon sa siya nung... Pwede pala yun? Paano nalaman ni Jacob yun? Ni-reveal yung sa kanya ng pamilya. Hindi mo basta-basta malalaman yun. Ano yung hulaan mo? Okay? Because of also experience, no? Si Jacob nag-aano siya, eh, di ba? Nag-aalaga siya ng lupa para kang veteran natin noon. Alam mo kung kailan mamamatay yung lupa, yung kambing, kung kailan magkakasakit, ano yung papagamot mo. Okay? Alam ni Jacob lahat yun. Kasi matalino siya na lingkod ng Panginoon. Hindi siya nag-stop. E ganun tayo, every kahit nasaan tayo, dapat maging matalino tayo na lingkod ng Panginoon. Okay? Ginamit ni Jacob yung kanyang talino. Okay? Actually, hindi yun alam ni Laban. Kasi kung alam yun ni Laban, hindi siya papayag doon sa arrangement na yun. Na mukhang parang talo, no? Sa chess parang ganun eh. Pag magaling yung kalaban mo, naku, pag atake ka ng atake, alam yung dumipensa. Pero pag magpapakain ka, bait, yung tawag doon, magpapakain ka, kala niya mananalo na siya, pero matatalo mo pala siya. Okay, ganun. No? Sabi dito sa, ano daw tayo, sabi dito, Matthew, sabi dito, ano daw dapat tayo mga Kristiyano? Sa Matthew 10:16, sabi dito, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpent and harmless as doves. Maging matalino daw tayo na parang ahas. Okay, ano si Lord yung ginamit ni Satan para tuksuin si Eve? Why serpent? Kasi masatil siya, matalino siya. Okay? Sa simbolo ng medicine, ano ko yung nakagano'n sa dalawa? Ba't hindi nakagano'n na dalawa? Ba't ganun? Anong connection nun? Kasi matatalino. Okay? Yung mga yung medicine daw ay dapat matalino ka doon. Hindi ka pwedeng sponklong ka tapos magdo-doktor ka. Alam niya sponklong? Alam niya sponklong? Yung ano, school bubol ka lang? Alam niya school bubol? Papasok lang tapos magigilan ng bako sa nanay. Yan ang tawag doon namin, nung panahon namin, hindi nyo pa siguro napuntan nyo. School bukol yun. Tumatakas ka, kuha ka ng baon,
Tapos imbis na papasok ka sa school, pupunta ka ng mall. Kasi daming mall sa amin. Yung school ko, nung high school ako, konting lakad mo lang mall. SM. Katabi pa, Ali Mall. Farmers. Lahat ng mall nandun. Yung Araneta Coliseum nandun. Yung Araneta Coliseum yun, ang ganda lang. Ano makunta lang ito? Para makakita rin ang magandang mall. Malaki na mall. Yun yung school ko dati. Eh kung school ko lang ako, tapos, school bubble pa. May kanta pa yung school bubble. Okay? Wala. Ba't ako nakita doon? Dapat maging matalino tayo. We take our knowledge as an advantage. Okay? Advantage natin yung ating talino. Pagka may nag-aaway, anong gagawin mo? Makasama ka rin. Ano ba? Ganun ba gagawin mo? Hindi. Matatalino ka, ba't ba nag-aaway? Okay, paano ko ba ito masusuot para maging peacemaker? Okay? Hindi yung... Oh, sige pa! Tuwin mo yan! Huwag mo sa teka! Titikin mo yung teka! Hindi ko pa yung pasimuno. Diba? Sana tayo? Doon, dapat maging wise tayo as a serpent and harmless as a dove. Okay? Ano yung harmless as a dove? Humble tayo. Diba? Hindi tayo mayapa. Ay, alam ko yun eh. Ako pinakamagandang. Nakashoot pa. Parang pang gano'n. Parang dati, puro lahat gano'n eh. Okay, parang pinapalang sa atin, normal lang maging niya mayabang. Basta pang galing ka doon, mayabang ka. Okay? Ano? Ano na tayo? Genesis 30, verse ano na tayo? Ilang minuto na ako? 37 minutes. 30, ano na tayo? 40. Yan. Okay. Sabi dyan, when the cattle were people, he put them not in. Yung mahihina, yung sakit eh. Lagay niya sa ilipad. Hindi niya pinapakita yung kanyang magic wand. Yung kanyang rod na mayroon mga spot. Pag malakas, hindi niya papakita. Paglabas nun, spotted yun. Magpapansin yun na may spot. Okay? Nakita na kay aso may spot. Dalmatian yung puro spot na aso. Ang maganda tignan niyo. Okay, pero in that case, hindi yun naging ano niya. Spotted. Wala tayong picture. Next week. Next week pala. Papakita ko yung presentation ko nun. Para mas ma-appreciate nyo. Ano nangyari. Brown. Maybe brown. Meron pa kang black sheep. Yung tutuloy. Hindi ako pa ako nakakita ng tunay na black sheep. Kasi kanta yun. Okay. Meron siyang goal. Gusto niya umalis? Okay. Anong ginawa niya? Pinaalam niya sa stakeholder yung magpapalaya sa kanya, yung kanya goal. Tapos, nung nalaman yun, hindi yung kagad mag-a-agree, tama? Expect mo yun. Hindi yung mag-bantulot ka na, hindi ako ngayon. Okay? Hindi ganun. They expect mo na hindi ka papayagan at meron kang other preposition or meron kang other na suggestion. Ay, hindi ako pinayagan nito. May plano ka. Okay?
hindi ko nakuha yung pagiging teacher. Ayoko na. Ayoko na maging accountant. Hindi ako naging engineer. Automotive lang. Hindi ganun. Merong option. Natatayuan mo yun. Idadaan ka na, ilalagay ka ng Panginoon kung saan ka the best. Saan kanya magagamit kung magtitiwala ka sa kanya. Pag hindi ka nagtitiwala sa kanya, ala, down ka na. Wala akong trabaho ngayon. Ganito na lang po ito. Okay? Kayo may goal yan eh. May pinanggagalingan ka. Bakit gusto mo mag-aral? Saan ang gagaling yun? Bakit yun ang goal mo? Kasi gusto mong umahon sa kahirapan. May goal ka. Focus ka lang sa goal. Ngayon, nando na yung goal, na-reject, nag-propose ulit, okay. Meron ka ng plano, okay? Yung plano mo, execute mo ngayon, in-execute yun ni Jacob, yung maayos. Okay, wala siya doon side, ano? Okay, wala siya doon. Naging tapat siya, inalagaan niya yung tupa, meron na lang siyang, okay? Meron lang siyang rod, meron siyang skin, kung paano niya, mapapunta sa kanya yung malalakas, at mapupunta kay Laban yung mahihina. Kasi napakadami na lang tupa ni Laban eh. Diba, yung mga spotted, binigay na nga niya eh. Ang natira sa kanya yung mga puti eh. Paano magkakaroon ng itim puti doon eh? Puti lahat yun. Okay, talino no? Hindi ka wise as servant. Kayong magiging, iba naman yung akas ka. Iba naman yun ha. Kayo, nagiging matalino lang tayo. Tapos, tayo ay harmless as dumb. Hindi tayo yung nakikipag-away. Makanti ka lang ng konti. Yo. Huwag mo akong kakantiin. Konting tibot. Away ka agad, di ba? Kasi hindi pa kayo high blood eh. Kung nagdakay ng tindahan namin, parang gano'n, palagi ka nang mahihit yung ulo mo. Pero dapat hindi gano'n. Ang mga tunay na Kristiyano ay harmless as dumb. Humble, hindi mayabang. Kung ito lang narating, baka naman pag narating mo na to, okay? Magsaka ka na magyabang. Naku, baka tatadyaan ka pabalik nun. Ito naman, huwag ako pa na. Ano yung pinaka-general na ako ngayon? Wedding. Dati sundalo lang ito ako. General na ako ngayon. Papa ko lang kita. Wow, yun na gawin nyo na. Papa ko lang kaya si Pastor. Ano yung sermon sa akin yan eh. Okay. Na-execute niya yung kanyang plan. Pero hindi pa yung tapos. Hindi pa mangyayari. Di ba? Hindi pa siya naka? Alis. Alis. Pero, yung isa sa mga plan niya, siyempre, pag umalis ka, dapat meron kang provision. Pag umalis ka, dapat meron kang bala. Hindi umalis ka lang. Okay? Naglayas ka, hindi ka nag-aaral. Anong bala mo sa mundo? Hindi ka nagtapos. Umalis ka lang. Bala na ka dyan. Hindi ko na ako. Alis ka lang ng bahay. Hindi mo tinapos ang dapat tapusin. Wala kang bala, wala kang panlaban. Si Jacob, nung umalis siya, sabi dyan, the man increased exceedingly and much cattle and maid servant and men servant and camels and asses. Ang dami niyang ari-arian. Marami pa siyang mga tao. Okay? Sabi natin, si Jacob ay para servant, wise as a servant, harmless as a dove. Kung marami pala siyang tao, hindi na lang kalabanin si Laban. Ba't tayo mapalisin dito? Patayin niya lang yun eh. Pero hindi yung ginawa ni Jacob kasi hindi niyo tamang paraan. Nakita natin kung paano niya ginawa wisely yung paraan.
Okay, may problema pa siya, hindi pa siya nakaalis eh. Yun yung pagkukwentuhan natin next week kung nandito kayo. Okay, maganda ba yung kwento? Nakita niyo ba yung kabutihan ng Panginoon ni Egypto? Kasi hindi siya magtatagumpay kung hindi yun kalooban ng Diyos. Okay? Kahit na anong gawin mo, hindi kalooban ng Diyos. Pogi-pogi talaga niya eh. Parang BTS, kagandang ko. Hindi nga yung kalooban ng Diyos eh. Ha? Tatayo-tayo pa. Tira pa tayo yung mga ate at saka mga ate. Pagka nakita ko talaga siya, napapatas yung paa ko eh. Pero hindi siya Kristiyano, Panginoon. Pag-pray ko, sana maging Kristiyano. Pero kung ba lang Panginoon, kung ito ba lang Panginoon. Tama ba yun, panalangin mo? Itama mo muna yung iyong puso. Itama mo sa Panginoon. Okay, nakita natin yung mga lingkod ng Panginoon. Kung paano sila nagising, paano sila dumiskarte, paano sila ano diyan? Paano sila nakitungo? Di ba? May plano. Pagka hindi na sumagre-dito, mayroon pang ibang plano, plan B. Pag hindi pa yun, may plan C pa. May plan D. Hindi matatapos. Okay? At ang maganda, ang kalooban ng Panginoon ang matutupad. Okay? Magpasaway ka, ang kalooban ng Panginoon, paano? Basta maayos ka, kalooban ng Panginoon, parang pasala. Sayon na lang. Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin, ang inyong mga salita. Salamat po sa buhay ng Diyo. Nakita namin, Panginoon, paano siya naging matalino, Panginoon. Ganun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, mga kabataan dito patuloy na maging matalino, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. Ganun din, Panginoon, sa aming provision, sa pagkain. Salamat, Panginoon, sa mga pagkain. Ganun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, yung iba, makasama namin muli next week, Panginoon, ang sila pastor. Ganun din po next week para magpatuloy namin, Panginoon, ang buhay ni Jacob. Paano siya, Panginoon, yung goal niya ay narating. Salamat, Panginoon, sa buhay na to, sa hapon na to, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.